Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng adobong paksiw na catfish or hito. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo ng isda na hito. Hiniwa ko na po siya, tapos hinugasan ko siya ng asin at saka suka. Gagamit din po tayo ng bawang, sibuyas, at saka luya, kamatis, at saka tanglad, asin, black peppercorn, suka, toyo. Gagamit din po ako ng dark soy sauce para maganda po yung kulay ng aking adobo na lulutuin. Mantika, tubig. Yan na po lahat ang sangkap na gagamitin ko. Ngayon po ay simula na po nating lutuin. Magpapainit po tayo ng konting mantika para sa paggigisa ng ating mga sangkap. Una po nating ilalagay ay ang bawang. Hayaan po natin na mag-golden brown itong ating bawang. Ngayong medyo mabango na po ang ating bawang ay hahaluin natin. Medyo na golden brown na po yung ating bawang. So, pwede na nating isunod ang ating sibuyas. Pwede po kayong magdagdag ng mantika kung ayaw nyo po na medyo dry yung paggigisa niyo. So, dagdagan nyo na lang po. Tapos, pwede na nating igisa itong ating luya. Isusunod na natin itong kamatis. Hihinaan na po natin yung ating apoy. Tapos ilalagay na po natin itong ating isda. Maglagay po ako ng konting dark soy sauce. Hindi po masyadong maalat yung dark soy sauce. Tapos ngayon, ito namang isang klase ng toyo ang gagamitin ko, pero konti lang. At pagkatapos ay maglalagay po ako nitong suka. Lalagyan ko po siya ng konting tubig. Maglalagay po ako ng konting asin. Maglagay po tayo ng paminta. Tapos, pwede na nating ilagay itong ating tanglad. Tatakpan po muna natin ng mga 15 minutes para sigurado po tayo na luto na. Ngayon po ay 15 minutes na po ang nakalipas. So, i-check na po natin. Ayan. Medyo luto na yung ating isda. So, patutuyuin po muna natin ng konti. Kasi marami pa po siyang sabaw. Maglalagay po pala ako ng green na sili. Pagka natuyo na po itong ating adobong paksiw. Tatakpan po natin ulit para matuyo yung ating adobong paksiw. Ngayon po ay tignan po natin kung tumuyo na po yung ating sabaw sa ating adobong paksiw. So, ngayon ay medyo tumuyo na po siya. Pwede na po nating ilagay itong ating sili na green. Tapos, pahihinaan natin ng konti yung apoy para hindi po masyadong matuyo yung ating sabaw.
Mas masarap kasi pag may konting sabaw yung adobong paksiw. Tatakpan po muna natin habang niluluto natin yung sili. Tapos babalikan po natin pag naluto na yung ating sili para ma-serve na po natin. I-check na po natin kung luto na ba itong ating sili. Ayan, luto na ang ating sili. Ngayon ay pwede na po nating patayin ang ating apoy para ma-serve na po natin itong ating adobong paksiw na hito or catfish. Masarap din po ito kapag maanghang. Paglalagyan nyo ng maanghang na sili, masarap din po. Napakabilis pong maputol nitong ating hito. So, hahanap po ako ng ibang sandok para hindi po siya madurog. Ang lambot po kasi. Ewan ko kung nasubukan nyo na bang magluto ng ganito. Pero masarap po siya pag natikman nyo po. Ito na po ang ating finished product ng adobong paksiw na hito or catfish. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!